Magsitayo po ang lahat. Ako'y kaawaan o mahal kong Diyos, sang-ayon sa iyong kagandahang loob. Mga sala ko'y iyong linisin, ayon din sa pag-ibig mo sa akin. Bubuksan aking puso't isipan, pagsalansang ko'y aking kinikilala. Patawarin niya rin kasalanan. Ako'y kaawaan o mahal kong Diyos, sang-ayon sa iyong kagandahang loob. Mga sala ko'y iyong linisin, ayon din sa pag-ibig mo sa akin. Mga kapatid, simulan natin ang ating banal na pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Ngayon pong ikalimang linggo ng panahon ng Kwaresma, hinarap ni Jesus ang pinakakinatatakutan natin, ang kamatayan, sapagkat sa pamagitan nito'y nabigyan niya ng karangalan ang Ama natin sa langit. Ang kanyang kamatayan ay nagdudulot sa atin ng bagong buhay. Humingi tayo ng awa't patawad sa ating Amang nasa langit sa mga pagkakataon na pinanghinaan tayo ng loob na sumunod sa kanyang anak na si Jesus. Panginoon, sa maraming pagkakataon na ako'y nag-alinlangan, na ikaw'y lapitan, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. O Kristo, sa paulit-ulit kong pagsuway sa iyong mga utos at turo, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, sa aking pagiging duwag na harapin ang katotohanan at manindigan sa aking pananampalataya, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, alang-alang sa dakilang pag-ibig ng iyong anak na siyang nagbunsod upang mahalin niya ang lahat, anupat kusa niyang inako ang mamatay para sa sanlibutan, kami naway masigasig na tumahak sa kanyang dinaanan, sa iyong pag-akay at sa kanyang pamagitan, kasama ng Espiritu Santo, ngayon at magpas sa walang hanggan. Amen. Magsupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Ezekiel. Ito ang sinabi ng Panginoong Diyos. Magpahayag ka, sabihin mong ipinasasabi ko, bayan ko, ibubukas ko ang inyong libingan, ibabangon ko kayo at iuuwi sa inyong bayan. Kung maibukas ko na ang inyong libingan at maibangon ko kayo, makikilala ninyong ako ang Panginoon. Hihingahan ko kayo upang kayo'y mabuhay at ibabalik ko kayo sa inyong sariling bayan. Sa gayon, malalaman ninyong akong Panginoon ang nagsabi nito at aking gagawin. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos.
Sa piling ng Poong Diyos, may pag-ibig at pagtubos. Sa piling ng Poong Diyos, may pag-ibig at pagtubos. Sa gitna ng paghihirap, tinawag ko'y Panginoon. Panginoon, ako'y dinggin, pagkat ako'y tumatanghoy. Dinggin mo ang pagtawag ko't paghingi ng iyong tulong. Sa piling ng Poong Diyos, may pag-ibig at pagtubos. Kung ikaw ay may talaan nitong aming kasalanan, lahat kami ay tatanggap ng hatol mong nakalaan. Ngunit iyong pinatawad, kasalanan ay nilimot. Pinatawad mo nga kami upang sa'yo ay matakot. Sa piling ng Poong Diyos, may pag-ibig at pagtubos. Sabi ka kong naghihintay sa tulong mo, Panginoon, pagkat ako'y may tiwala sa pangako mong pagtulong. Yaring aking pananabik, Panginoon, ay higit pa sa serenong naghihintay ng pagsapit ng umaga. Sa piling ng Poong Diyos, may pag-ibig at pagtubos. Magtiwala ka, Israel. Magtiwala sa iyong Diyos. Matatag at di kukupas ang pag-ibig niyang dulot. Lagi siyang nahahandang sa sino man ay tinubos. Ililigtas ang Israel yaong kanyang mga hirang. Ililigtas niya sila sa kanilang kasalanan. Sa piling ng Poong Diyos, may pag-ibig at pagtubos. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, ang mga nabubuhay ayon sa laman ay hindi maaaring kalugdan ng Diyos. Ngunit hindi na kayo namumuhay ayon sa laman, kundi ayon sa Espiritu, kung talagang nananahan sa inyo ang Espiritu ng Diyos. Kung ang Espiritu ni Kristo'y wala sa isang tao, hindi siya kay Kristo. Ngunit kung nasa inyo si Kristo, bagamat patay na ang inyong mga katawan dahil sa kasalanan, buhay naman ang inyong espiritu dahil sa pinawalang sala na kayo. Kung nananahan sa inyo ang Espiritu ng Diyos na siyang muling bumuhay kay Hesukristo, ang Diyos ding iyan ang magbibigay ng buhay sa inyong mga katawang mamamatay sa pamamagitan ng kanyang Espiritong nananahan sa inyo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po ang lahat. Nang kamatay.
Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang pagpapahayag na mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nagpasabi kay Jesus ang mga kapatid na babae ni Lazaro, "Panginoon, ang kaibigan mong minamahal ay may sakit." Ngunit ang marinig ito ni Jesus ay sinabi niya, "Hindi magwawakas sa kamatayan ang sakit na ito." Nangyari ito upang maparangalan ang Diyos at sa pamagitan nito'y maparangalan ang anak ng Diyos. Mahal ni Jesus ang magkakapatid na Marta, Maria at Lazaro. Gayunmay, pinaraan pa niya ang dalawang araw matapos mabalitaang may sakit si Lazaro bago sinabi sa kanyang mga alagad, "Magbalik tayo sa Judea." Pagdating ni Jesus, nalaman niyang apat na araw nang nakalibing si Lazaro. Nang marinig ni Marta na dumarating si Jesus, sinalubong niya ito, ngunit si Maria ay naiwan sa bahay. Sinabi ni Marta, "Panginoon, kung kayo po'y narito, hindi sana namatay ang aking kapatid. Ngunit nalalaman kong kahit ngayon ibibigay sa inyo ng Diyos ang anumang hingin ninyo sa Kanya. Muling mabubuhay ang iyong kapatid." Wika ni Jesus. Sumagot si Marta, "Nalalaman ko pong siya'y mabubuhay uli sa huling araw, sa muling pagkabuhay." Sinabi naman ni Jesus, "Ako ang muling pagkabuhay at ang buhay. Ang nananalig sa akin kahit mamatay ay muling mabubuhay. At sino mang nabubuhay at nananalig sa akin ay hindi mamamatay kailanman. Pininiwalaan mo ba ito?" "Opo, Panginoon," sagot niya. "Nananalig ako sa inyo. Kayo po ang anak ng Diyos, ang Mesiyas na naasahang paparito sa sanlibutan." Si Jesus ay napahimutok. "Saan ninyo siya inilibing?" tanong niya. Sumagot sila, "Panginoon, halika kayo at tingnan ninyo." Tumangis si Jesus, kaya't sinabi ng mga Hudyo, talagang mahal na mahal niya si Lazaro. Ngunit sinabi ng ilan, "Nakapagpadilat ng bulag ang taong ito. Bakit hindi niya nahadlangan ang pagkamatay ni Lazaro?" Muling napahimutok si Jesus pagdating sa libingan, "Ito ay yungib na natatakpan ng isang bato. Alisin ninyo ang bato," sabi ni Jesus. At sumagot si Marta, "Panginoon, nangangamoy na po siya ngayon. Apat na araw na siyang patay." At sinabi ni Jesus, "Hindi ba sinabi ko sa inyo na kung mananalig ka sa akin ay makikita mo kung gaano kadakila ang Diyos?" At inalis nila ang bato. Tumingala si Jesus at ang wika, "Ama, nagpasalamat ako sa iyo sapagkat dininig mo ako. Alam kong lagi mo akong dinirinig. Ngunit sinabi ko ito dahil sa mga taong nasa paligid ko upang maniwala silang ikaw ang nagsugo sa akin." Pagkasabi nito, sumigaw siya, "Lazaro, lumabas ka." Lumabas nga si Lazaro, napupuluputan ng kayong panlibing ang kanyang mga kamay at paa at nababalot ng panyo ang kanyang mukha. At sinabi ni Jesus sa kanila, "Alagaan ninyo siya at nang makalaya." Marami sa mga Hudyong dumalaw kay Maria ang nakakita sa ginawa ni Jesus at nanalig sa kanya. Mga kapatid ko, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsupo muna tayong lahat. Magandang hapon po sa inyong lahat. Ngayong tayo ay nasa ikalimang linggo ng panahon ng Kwaresma at nalalapit na ang pagdiriwang natin ng misteryo Paskwal ng ating Panginoong Hesus na siya sa kanya mismong katauhan, sa kanyang buhay ay mararanasan ang kamatayan sa pamantayan ng sanlibutan. Ipagdiriwang natin ang kanyang malaking paghihirap sa mundong ito. Higit nating ipagdiriwang ang kanyang kamatayan sapagkat ang kamatayan ni Jesus ay hindi ang pagtatapos kundi ang simula ng pinibagong pagubunyi at pagupuri sa Diyos. Ang kanyang kamatayan ang magbibigay karangalan sa Ama. Ang kanyang kamatayan ang magiging daan sa ating bagong buhay. Ano pa kaya ang dapat nating katakutan kung ang Panginoon natin ay kaya niyang hadlangan ang kamatayan
at kaya niyang buhayin ang isang patay. At mula sa libingan, kanyang palabasin ang kanyang kaibigan upang ipakita sa tao ang kanyang kapangyarihan. Upang mamulat ang tao ng sino mang naniniwala sa kanya, ng sino mang sumasampalataya kay Jesus ay hindi makararanas na kamatayan, bagkos ito'y magtatanggap ng panibagong buhay sa kanya at magkakaroon ng panibagong buhay sa labas ng libingan. Minamahal ko mga kapatid, kung tayo ay nakapagsisimba noong unang linggo ng panahon ng Kwaresma, marami sa ating ipinaranas si Jesus. Hindi ba dilala tayo sa gitna ng disyerto upang makita natin kung gaano kalakas ang kapangyarihan ng Diyos laban sa mga tukso at mga pagsubok? Hindi ba dilala din tayo sa taluktok ng bundok ng Tabor upang ipamalas ang naghihintay sa ating kapalaran sa kanyang pagbabagong anyo? Hanggang sa tayo ay dalhin sa iba't iba pang karanasan ng pagkapakita at pagkapatawad ng mga kasalanan, katulad ng babaeng taga-Samaria. At hindi ba ngayon naman ipinakita sa atin ng Panginoon ano pa ba ang dapat nating ikatakot kung kaya kong talunin at kaya kong tawirin ang kamatayan patungo sa panibagong buhay? Taong-tao si Jesus sa malaman niyang patay na ang kanyang kaibigang si Lazaro. Hindi ba't siya ay tumangis? Hindi ba't siya ay nalungkot din? Hanggang siya ay mapunta doon sa libingan ni Lazaro? Pero alam niya mula pa sa umpisa, ang makakapag na ito ay kanyang mga matatalik na kaibigan at sa kanilang pakipagkaibigan, nananalig din sila sa kanilang kaibigang si Jesus. Kaya alam niya, kailanman humantong man sa katapusan ng buhay nila sa mundo, hindi sila mamamatay. Kaya gayon na lamang ang ginawa ni Jesus, para bagang binisita niya ang libingan ni Lazaro, bagamat naroon sa loob ng yungib, naroon sa loob ng libingan ang kadiliman, ang kawalang pag-asang buhay, ang marumi, ang nangangamoy na bangkay, ang walang kabuhay-buhay doon sa libingan at walang sino man sa atin ang nais na pumasok doon. Hindi ba't pinigilan pa siya ni Martha, Panginoon? Nangangamoy na po siya ngayon, bakit pa natin bubuksan ang bato ng libingan? Wala na tayong magagawa. Pero kay Martha, alam niya at naniniwala siya sa buhay, sa muling pagkabuhay. Pero si Jesus, ibinalik ang buhay ni Lazaro sa kanyang pamilya. Kuminsan minamahal ko mga kaibigan, pinungunahan natin ang Panginoon sa buhay natin. Tila sasabihin natin, Panginoon, wala na akong magagawa. Wala na akong magagawa sa bagay na ito. Ililibing ko na ang alaalang ito. Ililibing ko na sa hukay ang karanasan kong ito sapagkat walang kwenta. Hindi ba't kuminsan ganun tayo magdasal? Parang nawawalan tayo ng pag-asa? Parang ayaw nating hayaan na si Jesus ay maging Diyos sa harapan natin? Pero inuutusan tayo ng Panginoon, alisin mo ang bato na humaharang upang makita mo ang liwanag. Alisin mo ang bato ng pagdududa. Alisin mo ang bato ng pag-aalinlangan. Alisin mo ang bato ng katigasan ng iyong ulo. Alisin mo ang bato ng iyong pagkakasala. Pag naalis mo ang bato, papasok ang liwanag sa libingan. At doon sisigaw si Jesus, lumabas ka dyan. Lumabas ka dyan sa kadiliman. Akong bahala sa iyo. Ngayong panahon ng Kwaresma, minamahal ko mga kaibigan, habang papalapit ang mga mahal na araw, huwag na huwag tayong maiiwan sa ating mga sariling libingan. Huwag tayong magpapakatagal sa ating madilim na buhay. Pinalalabas tayo ng Panginoon, lumabas ka, Lazaro, lumabas ka dyan sa libingan. At hindi ba't unti-unting lumabas si Lazaro? Napakinggan ang salita ng Diyos, sapagkat nung una pa man nananampalataya na siya kay Jesus, kaya ang waring kamatayan, ang mistulang kamatayan, ang mistulang kawalang pag-asay na palitan
ng panibagong buhay na bigyang muli ng liwanag ang kanyang buhay. Kaya't minamahal ko mga kapatid, kung halimbawa hindi tayo makalabas-labas sa ating mga libingan, sa libingan ng ating mga kasalanan, tulungan natin ang ating kapwa. Nung sinabi ni Jesus, alaganin niyo siya, palayain niyo siya, hayaan niyo siya magbagong buhay, huwag kang humadlang sa kanyang pagbabalik loob, huwag mo siyang harangan, alagan mo siya, palayain mo siya. Hilingin natin sa Panginoon na sana'y mapalaya tayo ng kanyang kaliwanagan. Huwag tayong papaalipin sa ating kasalanan at kahinaan. Isuko natin lahat sa Panginoon. Huwag tayong mag-alinlangan. Huwag tayong magduda. At sasapit ang sandali na mawawala ng laman ng libingan sa pagrito'y nilinis na ng Panginoon. At iyan ang hilingin nating biyaya sa mga araw na paparating na sana'y maalis ang bato upang tayo'y makalabas at makalaga sa pagkakaalipin sa kadiliman at magbalik loob sa Panginoon. Amen. Tumayo tayo at ipahayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako. Sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa, sumasampalataya ako kay Hesukristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawan tao siya, lalang na Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Maria ang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, na may ikatlong araw, na buhay na maguli, umakyat sa langit, nalulukluk sa kanan Diyos amang makapangyarihan sa lahat, doong magmumulang paririto, at huhukom sa mga bubuhay at mga matay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng mga matay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Mga kapatid, ngayong pinapaalala sa atin ng Panginoon na tanging sa Kanya lamang natin matatagpuan ang ating muling pagkabuhay, patuloy po tayong umasa't manampalataya sa pangako ng tapat nating Ama, kaya't ating idasal, Amang matapat, Ikaw ang aming muling pagkabuhay. Amang matapat, Ikaw ang aming muling pagkabuhay. Panatilihin mong tapat sa pangako mong muling pagkabuhay kami iyong simbahan, kami dumadalangin. Amang matapat, Ikaw ang aming muling pagkabuhay. Tulungan mo ang lahat ng mga namamahala sa kanilang pagsandik sa pangako mong muling pagkabuhay upang ang kanilang paglilingkod ay maging mabunga at puno ng pag-ibig. Kami dumadalangin. Amang matapat, Ikaw ang aming muling pagkabuhay. Pukawin mo ang aming mga puso tungo sa pagsisisi at pagpapatawad habang kami papalapit sa mga mahal na araw sa aming pag-aalalala sa misteryong Paskwal ng iyong anak. Kami dumadalangin. Amang matapat, Ikaw ang aming muling pagkabuhay. Itinataas din namin ngayon sa iyo mga kapatid namin dukha, mga indigenous people at iba pang minorya, kami dumadalangin. Amang matapat, Ikaw ang aming muling pagkabuhay. Biyayaan mo ng muling pagkabuhay ang mga mahal naming yumao. Pagkasapit ng takdang panahon, kami dumadalangin. Amang matapat, Ikaw ang aming muling pagkabuhay. Itaas din natin ang mga kapatid nating nangangailangan ng panalangin, ang mga pangangailangan ng ating pamayanan at ang ating personal na kahilingan. Kami dumadalangin. Amang matapat, Ikaw ang aming muling pagkabuhay. Ama naming mapagmahal, pagkalooban mo kami ng lakas
at panibagong buhay sa pamagitan ng misteryo paskwal ng iyong anak na si Jesus, ngayon at magpas sa walang hanggan. Amen. Magsupo ang lahat. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin maging kalugod-lugod sa Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kami dumadalangin ang mga pinagpagsaloob mo ng mga nilalaman ng panampalatayang Kristiyano'y iyong gawing dalisay. Pakundangan sa ipinagdiriwang na paghahain ito sa pamagitan ni Yesu Kristo kasama ng Espiritu Santo ngayon at magpas sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang iyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tuwing nga pong marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamagitan ni Yesu Kristo na aming Panginoon. Siya'y di naiiba sa amin, kaya't siya'y nagdalamhati rin sa pagpanaw ni Lazarong kaibigang giliw. Siya'y di naiiba sa iyo, kaya't taglay ang kapangyarihan mo, kanyang binuhay ang kaibigang yumao, sa kanyang pakikiramay sa sangkatauhan, kami kanyang pinagkikisamahan upang maipagdiwang ang mga pahiwatig ng iyong pagmamahal na sa amin bumubuhay. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papurisi ng walang humpay sa kalangitan, kaya pinagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga upo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Inagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Magsilot po ang lahat. Ama naming banal, ikong bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, ginong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin na maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesu Kristo. Bago na pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya tiniabot sa kanyang mga lagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo.
Gayun din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niyang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa pagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito bilang pag-aalaala sa akin." Magsitayo po ang lahat. Ang misteryo ng ating pananampalataya, si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. O Ama, ginagawa namin ang pag-aalaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nakakaloob ng kaligtasan. Kami po'y nagpapasalamat dahil kayong minarapat o tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin magsasalo-salo sa katawan na dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Aming Ama, lingapin po ang simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaysa ni Francisco na aming Santo Papa at ni Jose na aming mahal na obispo ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin po ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabuhay, gayon din po ang lahat ng mga pumanaw. Alalahanin natin sa mga sandaling ito ang mga namayapa nating mga magulang, kaibigan, maging mga pinagkakautangan ng loob. Mangiti natin tahimik ang kanilang mga pangalan sa misang ito. Kaawaan mo po sila, Ama, at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo pangidapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas kaysa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos. Ni San Jose ang kanyang kabiyak ng puso, mga apostol, ni San Juan Bautista, mga martir, at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamagitan ng anak naming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos samang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Si Kristo Jesus ang ating buhay at siya rin ang ating muling pagkabuhay. At last loob nating dasalin. Ama namin, sumasa sa langit ka. Sambahin ang ngalan mo, mapasamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, ito sa lupa para naan sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at ihadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin ang mga kipedya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan sa araw-araw, iligtas kami sa kasalanan at layo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabigyan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin sa Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tungay mo po ang aming pananampalataya at huwag na huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, ngayon at magkasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan at pag-ibig na ating Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan po kayo ng kapayapaan ni Kristo sa isa't isa. Peace with you po. Peace to everyone.
Kordero ng Diyos na nagalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nagalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nagalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilud po ang lahat. Mga kapatid, inyong pagmasdan si Jesus, ang Kordero ng Diyos. Siya nag-aalis sa ating mga kasalanan, mapalatanginanyahan sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ipagsinawa tayo ng katawan at dugo ni Kristo para sa buhay na walang hanggan. Amen. Ang katawan ni Kristo. Amen. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, ang tamang paraan ng pagtanggap ay kaliwang kamay sa ibabaw ng kanang kamay. At sasagot po tayo ng Amen, pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo. At isubo sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Sugatan.
ay gawing daan ng iyong kaligtasan. O Jesus, iluminin mo puso ng aking mango. Kapwa kong kasim bigo, announcement. Ngayong panahon ng Kwaresma, tayo ay kinatawag na dagdagan ang ating sa pagsasakripisyo, pananalangin at pagkakawang gawa. Kaugnay nito ay magkakaroon po tayo ng second collection para sa pondo ng Alay Kapwa. Ang malilikom dito ay gagamitin upang tumugon sa mga pangangailangan ng ating mga kapatid na may sakit, nagugutom at naging biktima ng iba't ibang kalamidad. Tinatawagan po tayo ng ating mahal na Arsobispo Jose Cardinal Advincula Didi na maging bukas palad sa ating kapwa. Maraming salamat po. Recollection. Ang lahat po ay inaanyayahan sa ating ikalimang Lenten Recollection sa darating na March 28, 2023, Martes, sa ganap ng kapito ng gabi dito sa ating simbahan. Ang ating tagapagsalita sa araw na iyon ay si Reverend Father Rufino C. Sescon Jr., ang ating pong rector at parish priest. Paalala sa mga nagsisimba, pinapaalalahanan ng lahat na huwag maging kampante sa banta ng COVID-19. Bagkus dapat natin pagpatuloy ang tamang pagsunod sa minimum public health standards, pagsusuot ng tamang face mask. Pagkatapos ng misa, wiwisitan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar, tanging sa Quezon Boulevard o Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor ng Itim na Nazareno. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming nakikinabang sa katawan at dugo ng iyong anak, ay mapabilang nawang lagi sa mga kaanib niya na namamagitan kasama ng Espiritu Santo ngayon at magpa sa walang hanggan. Amen.
Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Halina't humingi tayo ng awa at pagpapala sa ating mahal na Poon. O mahal na Poong Hesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo po ang kailangan ng iyong kanang sumamo sa iyo at makamtanawa nila ang iyong katugunan na tanggapin na kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasanin po ninyo ang mga dala na lang mga imahin, larawan at aklat dasalan, at sa pamagitan ng bendisyon na ito, naway maalaala nilang pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kailang ibig at paglilingkuran bilang Panginoong nabubuhay ngayon at magpas sa walang hanggan. Amen. At pagpalain po kayo, gayon din ang inyong pamilya, ng makapangyarihang Diyos Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating banal na misa. Humayo kayong taglay ang kapayapaan at pag-ibig ni Kristo. Salamat sa Diyos! Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, binibintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangalagan namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, linarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluwalhati ka namin.